Eto, sabi nila, hindi naman sa lahat ito applicable, pero karamihan na bakit tayo mabilis tumulong dahil minsan pinagdaanan natin ang buhay na ganun. Ikaw ba ay dumaan din sa, alam mo yon, yung hirap na ganyan, kaya parang ang bilis, ang gaan para sa atin magpakawala ng tulong? Actually po, not, kahit po na hindi yung dinaanan mo, wala ako, diba? Wala ako sa sitwasyon. Opo, kahit na wala ako sa sitwasyon na to ngayon, na syempre meron yung buong mundo ay lumalaban against this virus, kahit po hindi itong panahon na ito, yung sa araw-araw na buhay ko, nakikita ko yung, kahit ko na rin may makita akong tao na wala siyang inuuwi ang bahay. Alam mo, may mga tao na natutulog sa kalsada. Na-appreciate ko kung ano po yung meron ako. Na sobra akong blessed. Na kahit na hindi ko pinagdadaanan yung pinagdadaanan nila. Kaya po, na, the more na na-appreciate ko yung blessings na binibigay sa akin ni Lord. Sabi ko, sino ba ako para, di ba, gusto ko na maramdaman nila yon kahit minsan na may mga tao na handa rin na i-share yung blessings nila sa kapwa nila na dapat naman talaga ay ginagawa natin kahit hindi sa panahon ng krisis. Kumbaga, gagawin natin na pag may nakita tayo na tao na kailangan ng tulong o suporta, diba? Yes. Willing tayo na magbigay ng helping hand sa kanila. Correct. Tama. Oo, kasi willing and parang anytime. Parang always ready. Huwag magdadalawang isip tumulong. Hindi lang ngayong panahon na ito. Opo. Yes. At saka ang pagtulong, hindi naman pagbibigay lang yan ng mga kung anong kailangan lang, kundi pwede rin tumulong sa ibang bagay. Paano makakalap naman or makahanap ng pwedeng ipang tulong, di ba pwede rin yun? Correct. Oo. Mm-mm. Opo. Kaya nga talagang itong mga panahon ng crisis din nakikita natin na, alam mo yun, we are united. Kasi yun talaga yung kailangan, yes, natin ngayon, solidarity. Alaga. Naka-proud talaga tayong lahat, no, RC? So, RC, ano na lang ang gusto mong mensahe? Hindi lang sa Sitio Mahayhay, kundi sa buong mga tao na apektado sa krisis na ito. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Kapit lang po tayo. Lahat po ito ay matatapos din. Ang masasabi ko po ay lalo na po doon sa mga tao most vulnerable. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo inaabon doon na. Andiyan si Lord always, kapit lang tayo. And masasabi ko yung mga tao, unity, cooperation, the concrete spirit of solidarity, yun po talaga ang kailangan natin ngayon. Yun ang pinaka-importante sa mga hinaharap nating circumstances ngayon. Yes. Parang, sorry, pamangkin ko. Kasi lang yan. So, ang cute nga eh. Yun. Oo, nagising, maaga. Kailangan din talaga natin yun. Copy, yes. Yes. Copy tayo. And thank you. Marami pong salamat sa mga tao na ang dami po nila na tumutulong sa kanilang kapwa. Opo. And thank you to all our frontliners. Yes. Hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan. We have no words para pasalamatan kayo kasi gusto na malaman ninyo na we are really, really grateful. Opo, ang aming gratitude ay umaapaw. Opo. Correct. Thank you so much, Marcy! Sa pagkakataon.
God bless. God bless. Oo. Thank you, Arsene. God bless. Balik ka ulit sa pagtulog. Dahil a few minutes, gigisingin ka rin namin ulit. Charot. Wala na. Naiyak na siya. Salamat, Arsi. First time ko nag-iwag. Magandang buhay. Ganda-ganda mo naman sa umaga. Huwag kang mag-alala. Correct, Arsi. Parang kang look up like this. Why is that? Gusto mo ba yung kumakatok na lang kami sa dorm mo? Gusto mo na to. Yun na yung next. Okay. Thank you very much, Arsi. Okay. See you soon. Maraming salamat. Ingat din po kayo. Tsaka God bless po. Ingat din po kayong lahat. Okay. Bye-bye. Alam niyo mga momshi, sa panahon ngayon, kasi mas lalo nating nakikilala ang isa't isa. May mga taong talagang anytime ay handa talagang tumulong, diba, sa ating mga kababayan. At tama naman yon. Pero ito mga momshi, tulad na lang ng isang lolong taga Marikina na nag-viral. Yeah. Dahil siya ay namigay ng biskwit. Diba? Ay, biskwit! Mga pag-uusapan yes. natin yan sa pagbabalik ng magandang buhay. Magandang buhay! Ayaw na magkwentuhan.